Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging amang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, na namamahala sa buong kasaysayan, na namumuno sa buhay at kamatayan, sumpa at pagpapala ng bawat tao. Salamat po sa pagdiligtas sa amin sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at sa pagdalagay sa amin sa Iglesia na siyang katawan ni Kristo, kung saan kumikilos ang Panginoon. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng lakas na magawa ang lahat ng gawain na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Samahan po ninyo kami at kumilos kayo sa amin upang magawa namin ang misyon na ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo. May mga misyonero na nagtungo sa dulo ng mundo para sa Ebanghelyo. Alalahanin po ninyo ang kanilang pamilya at pagpalain sila sa pisikal at espiritual. Kumilos po kayo upang maipangaral ang Ebanghelyo at maitatag ang Iglesia saan man sila magpunta. Ngayon ay katapusan ng taon, panahon upang magbalik-tanaw sa aming buhay at gumawa ng plano para sa bagong taon. Pakiusap, akayin ninyo kami na maging banal upang hindi masayang ang aming oras sa walang kabuluhan. Sa umagang ito, buksan po ninyo ang aming puso upang maiukit ang salita ng Panginoon sa aming puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa Unang Timoteo chapter 4 verse 7 to 11. Unang Timoteo chapter 4 verse 7 to 11. Unang Timoteo chapter 4 mula verse 7. Subalit tanggihan mo ang masasama at mga walang kabuluhang katha. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay, na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos, sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap, sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga nananampalataya. Iutos at ituro mo ang mga bagay na ito. Si Pastor Johan Ri po ay nasa mission sa Hong Kong. At sina Pastor Shin Yung Chul at Pastor Song Jung Hun ay pumunta sa Chad, Africa para sa isang misyon kasama ng mission team. Nakarating sila doon ng maayos at malugod na tinanggap ng mga kapatid. Tulad ng alam natin, ang bansang Chad ay isa sa pinakamahirap na bansa sa mundo. Subalit kahit na napakahirap ng kanilang bansa, napakainit naman ng Ebanghelyo doon. At kung gaano kainit ang Ebanghelyo, ganon din katindi ang mga pag-uusig at pagsalungat. Kaya pakiusap, pakisama po sa inyong panalangin ang mission team upang ang mission ay matapos nila ng walang anumang problema. Ngayong araw, pag-aralan natin ang may pamagat na ilagak ang pag-asa sa Diyos. Sa verse 7, sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Sa verse 8, may kabanalan ng katawan at kabanalan ng pananampalataya. Ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang. Pakinabang kung tayo'y mag-eehersisyo, lulusog ang iyong katawan at magkakaroon ka ng kumpiyansa. Binanggit dito ang kabanalan sa pananampalataya, na ang kabanalan ay may pakinabang sa lahat ng bagay, na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Sinabi ring tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Ibig sabihin ay kailangan nating magsanay tungo sa kabanalan. Kailangan nating mamuhay na makadiyos. Sa verse 10,
sapagkat dahil dito ay nagpapagal kami at nagsisikap, sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay. Nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay. Ibig sabihin, namumuhay tayo sa kabanalan kasi nakalagak ang ating pag-asa sa Diyos, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga sumasampalataya, lalo na sa mga nananampalataya. Ang mga ligtas na gaya natin ay talagang kailangang magsanay sa kabanalan at pamumuhay na makadiyos. Ang mga bagay na ito ay iutos at ituro. Gaya ng sinasabi sa salita ng Diyos, ang dahilan kung bakit namumuhay tayo sa kabanalan ay dahil sa nakalagak ang ating pag-asa sa Diyos. Ito ay dahil sa ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Kung gayon, ano ba ang kabanalan? Sa English, godliness. Ito ay pamumuhay na kasama ang Diyos. Isang banal na pamumuhay. Isang buhay na nakasentro sa Diyos. Ang kabanalan ay ang buhay na ibinibigay ang puso, pag-iisip, pananalita at pagkilos sa Panginoon. Sa ibang salita ay buhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya maaari nating isabuod ang kabanalan bilang ang buhay na ibinibigay ang sarili sa Panginoon. Kaya sa ikalawang Timoteo chapter 2:15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Kung ibibigay mo ang iyong sarili sa Diyos, isasagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa pamamagitan ng iyong katawan. Sa Roma chapter 12 verse 1, inyong ialay ang inyong katawan bilang isang handog na buhay, banal na kasiyasya sa Diyos na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Ang buhay natin ay paglilingkod. Ano ba ang paglilingkod? Yan ang pamumuhay sa kabanalan o makadiyos. Ang ialay ang katawan bilang isang handog na buhay, na banal na kasiyasya sa Diyos. At ito yung ibigay ang aking sarili upang pagharian ng Panginoon. Kaya ang pamumuhay sa kabanalan o makadiyos ay ang buhay na Diyos ang aking Panginoon at namumuhay akong masunurin bilang lingkod ng Panginoon. Ang buhay na nabubuhay sa akin ng Diyos at ibinibigay ko ang aking sarili upang mapagharian ng Diyos. Ang buhay na tinatalikuran ng aking pag-iisip at kalooban at napupuno ng pag-iisip at kalooban ng Panginoon. Ang buhay na sumusunod sa salita. Ang buhay na napupuspos ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang mapuspos kayo ng Espiritu, lumakad kayo sa Espiritu, mamuhay ng makadiyos, ang mga ito'y konektado. Kung ibibigay natin ang ating sarili sa kaisipan at kalooban ng Panginoon at magiging masunurin tayo, aakayin tayo ng Panginoon sa daan ng kabanalan, sa daan ng katuwiran, sa daan ng kapayapaan, at sa daan ng pananampalataya. Sinasabi ng Biblia, pagkatapos ng kaligtasan, ito ang tamang daan na dapat nating lakaran hanggang sa makarating tayo sa langit. Hindi natin dapat nakalimutan ang katotohanan si Kristo ay nabubuhay sa atin. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Kristo na ngayon ang nabubuhay sa akin. Siya ang nabubuhay sa akin bilang Panginoon. Siya ang hari at pinuno na nagahari sa akin. Ito ay mahalagang salita. Siya ang aking hari, siya ang aking Panginoon. Naghihintay ang mga Israelita sa Kristo na Mesiyas. Mayroon siyang dalawang pangalan, Kristo at Mesiyas. Ang isa ay, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng Jesus ay kaligtasan.
At sa Mateo 1:23, ang isang berhen ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kaya si Jesus ang Kristo. Ang Kristo ay isang marangal na titulo. Halimbawa, Osiel ang pangalan ko at pastor naman ang titulo. Ang Kristo ay titulo ni Jesus. Kaya Jesus at Emmanuel. Kaya ang Kristo ay gumawa ng dalawang bagay. Si Jesus ay Emmanuel. Sa ibang salita, tinubos tayong Neso Kristo sa ating mga kasalanan magpakailanman. At si Emmanuel Christ, na siya ring Diyos at Jesus, ay nagbigay sa atin ng bagong buhay. Kaya sa Tito chapter 3 verse 4 at 5, iniligtas tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi dahil sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang paghuhugas ng muling kapanganakan ay tumutukoy sa katubusan, at ang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay ang Emmanuel na tumutulong sa atin sa ating bagong buhay. Kaya naligtas tayo. Ibig sabihin, pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Walang hanggang katubusan. At si Jesucristo ay ang hari at Panginoon na nasa akin. At nabubuhay tayo sa isang bagong buhay. Ito ang totoong kahulugan ng kaligtasan. Mahalaga ito. Si Jesus na tumubos sa ating mga kasalanan at Emmanuel na kasama natin sa bagong buhay. Pinatawad ni Jesus ang lahat ng aking mga kasalanan magpakailanman at siya ay nabubuhay sa loob ko. Ang Panginoon na nagahari sa aking katawan at ako'y alipin na naglilingkod sa Panginoon. Ito ang bagong buhay, ang makadiyos na pumumuhay, hiwalay sa sanlibutan, ganyan. Isang pamumuhay na nakahiwalay sa sanlibutan. Tayo ay mga alipin, hindi masuwayang alipin, kundi mga alipin binutasan ang tainga. Tainga ang ginagamit sa pakikinig. Alipin binutasan ang tainga sa pintuan. Ibig sabihin ay nagpasya sila na buong pusong sumunod sa salita ng kanilang Panginoon. Nagpasya sila na buong pusong susunod sa salita ng kanilang Panginoon. Araw-araw ay palagi tayong dumadaan sa mga pintuan. Ito ang buhay natin. Kaya sa tingin ko ay doon nila binubutasan ang kanilang tainga. Tingnan natin sa Deuteronomio chapter 15 verse 12 to 17. Deuteronomio chapter 15 verse 12 hanggang 17. Verse 12 hanggang 17. Deuteronomio chapter 15 verse 12 hanggang 17. Kung ang iyong kapatid na Hebreyong lalaki o babae ay ipagbilis sa iyo at maglingkod sa iyo ng 6 na taon, sa 7th taon ay palalayain mo siya. At kapag pinalaya mo siya, huwag mo siyang paalisin na walang dala. Bibigyan mo siya ng sagana mula sa bunga ng iyong kawan, sa iyong giikan at mula sa iyong pisaan ng alak. Kung paanong pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos, ay gayon mo siya bibigyan. At aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos. Kaya't iniutos ko sa iyo ngayon ang bagay na ito. Basahin din natin ang sabay-sabay sa verse 16 at 17. Verse 16 at 17. Kung sabihin niya sa iyo, hindi ako aalis sa iyo, sapagkat mahal ka niya at ang iyong sambahayan, sapagkat kinalulugdan mo siya, ay kukuha ka ng isang pambutas at butasan mo ang kanyang tainga sa pintuan, at siya'y magiging iyong alipin magpakailanman. Gayun din ang iyong gagawin sa iyong alipin babae. Gayun din ang iyong gagawin sa iyong alipin babae.
Sa sinumang naligtas, brother man o sister, tayo ay tumanggap ng katubusan at pinatawad tayo mula sa kasalanan. Kapag ayaw umalis ng alipin at gustong makasama ang kanyang Panginoon, kukuha ng pambutas at bubutasan ang kanyang tainga sa pintuan. Gaya nito, tayong lahat ay mga alipin na binutasan na ang tainga. Tinubos tayo mula sa lahat ng ating mga kasalanan. At nais nating manatili sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon. Hanggang sa araw ng muling pagdating ng Panginoon sa mundo, tayo ay magtitipon kasama niya at magpe-fellowship, mananalangin at magkakasamang gagawa at ipapangaral ang salita ng buhay. At pagkatapos, sa huli, hindi na magtatagal, haharap tayo sa Panginoon. Kaya hanggang sa araw na iyon, tayo ay mga alipin na binutasan ang tainga. Mga alipin binutasan ang tainga. Kaya nga sa luma at bagong tipan ay maraming mga lingkod ng Diyos. Maraming mga lingkod ng Diyos sa luma at bagong tipan. Si Moises na lingkod ng Diyos, si Daniel na lingkod ng Diyos na buhay, at si Pablo na alipin ng Diyos. Alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo. Si Jesucristo ang Diyos na nagkatawang tao at pumarito sa mundo. Kaya nga sa bawat pasimula ng epistles o mga sulat ay nakasulat ang ganito. Si Pablo na alipin ni Jesucristo. Si Simon Pedro alipin ni apostol at apostol ni Jesucristo. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Si Judas na alipin ni Jesucristo. Silang lahat na nagtala ng Biblia ay nagsabing alipin ako. Butas ang tainga para kay Jesucristo. At saka sila nagsulat. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Dapat natanggapin ng lahat ng tao ang salitang ito sa kanilang puso. At dapat tayong mamuhay sa kabanalan bilang mga alipin na binutasan ang tainga. Ang kabanalan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Mayroong pagpapala at paggabay ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nasa atin. Hindi niya tayo pinababayaang mag-isa na gaya ng ulila. Nasa atin ang pangako ng Diyos na gumagabay sa atin at palaging nasa atin. Sa awit 37, ako'y naging bata at ngayon'y matanda na, gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, di ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Sinabi ito ni David, totoo ito. Ako'y naging bata at ngayon'y matanda na, gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan, ni kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay tumutulong sa atin, gumagabay at nag-iingat sa atin sa mundo. Ako'y naging bata at ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak na namamalimos ng tinapay. Totoo ito. Ang mga bata ay tumitingin at gumagaya sa kanilang magulang. Kung ang magulang ay namumuhay sa kabanalan at naglilingkod sa Diyos bilang Panginoon, gagaya ang mga anak at magpapatuloy ang pagpapala sa kanilang mga supling na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Oo, tingnan natin sa isa sa mga paborito nating talata sa Biblia, Isaiah 41. Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Basahin natin ng sabay-sabay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Hindi lamang ito para sa mga Israelita. Ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Israelita sa lumang tipan ay anino ng buhay ng mga brothers and sisters sa church
sa panahon ng bagong tipan. Kaya nga, ang mga salitang ito ay para din sa atin ngayon. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Diyos ay kasama mo. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Diyos mo. Ang makapangyarihang Diyos, ang banal at maluwalhating Diyos, ay magpapalakas sa iyo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Mahihina tayo. Mahina ang katawan, mahina ang puso, subalit tinutulungan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Kung gaano tayo kahina, gayon niya tayo aalalayan ng kanang kamay ng kanyang katuwiran. May pangako ang Diyos maging sa buhay na ito. Sa Hebreo, panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong. Oo, siya ang tumutulong sa akin. Ang tumutulong sa akin ay ang Panginoon. Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako patatakot. Matapang akong mabubuhay sa mundong ito. Anong magagawa sa akin ng tao? Ako'y anak ng Diyos. Anong magagawa sa akin ng tao? Maaari ngayon ay mayroon tayong mga kahirapan at pag-uusig. Ngunit isipin nating ipinapahintulot ito ng Diyos upang tayo ay sanayin at hubugin sa sandaling panahon. Ipinahintulot ito ng Diyos dahil mas lalago ang pananampalataya natin kung malalampasan natin ito. Ang pananampalataya natin ay mas titibay at lalago. Pero kapag may mga kahirapan, sinasabi natin, ang Panginoon ay wala sa akin. Hindi po ganoon. Salim, kung mas matindi ang pinagdadaanan natin, mas dapat nating malampasan ito. Kasi mas malaki ang biyaya ng Panginoon na naghihintay sa dulo ng madilim na lagusang ito. Kapag nagtagumpay tayo, mas malaki ang biyaya ng Panginoon na naghihintay sa dulo. Dapat tayong umasa sa pangakong ito. Hindi lamang para sa kabilang buhay sa langit ang pangakong ito. Ang Panginoon ay aking katulong. Oo, tutulungan niya tayo maging sa buhay na ito. Tutulungan din niya tayo hanggang sa buhay na darating. Ang pag-asa ay dapat na ilagak sa Diyos. Hindi sa kayamanan ng sanlibutan o kasikatan. Ang pag-asa, huwag mong ilalagak doon. Ang ating buhay sa Diyos natin dapat na ibigay. Ang paglagak ng pag-asa sa Diyos ang pinagmumulan ng pagpapala. Kaya ang pag-asa natin ay dapat na ilagak sa Diyos. Hindi sa kayamanan ng sanlibutan. Kaya sa mundong ito, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kung susunod tayo sa salita ng Panginoon bilang alipin na binutasan ang tainga, kung umuhay tayo sa bagong pagkatao na inuuna ang kaharian at katuwiran ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ibibigay sa atin ng Diyos ang sapat na kailangan natin. Bakit hindi tayo binibigyan ng Diyos ng milyon-milyon? Kasi kung gagawin iyon ng Diyos, maaaring iwan natin ang pananampalataya natin. Ang pinakamabuting kalagayan para sa atin ay ang namumuhay tayo sa pananampalataya. Ito ang nararapat. Kung ang isang bata ay bibigyan ng baril at pagkatapos ay, sige, gawin mo dyan ang gusto mo, magdudulot ito ng malaking problema, di ba? Halimbawa, kung ang baon ng high school students ay 1 milyon kada buwan, mabilis silang mapapariwara, tama? Kaya kahit na gaano pa kayaman ang magulang, kung ang kanilang anak ay bata pa, sapat lang ang ibinibigay sa kanila sapagkat yon ang makabubuti sa bata. Minsan ay mayroong mga pagkakataon na nagkukulang tayo ng kaunti. Ngunit sinasabi sa atin ng Panginoon na sa ngayon, ito'y sapat na.
At patungkol sa pamantayan, kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Kung ganito ang pamantayan, basta't may pagkain at damit, sa lahat ng bagay ay pwede nating sabihin, Opo, Panginoon. Amen. Diba? Si Jesus ay walang anumang pag-aari nung nabubuhay siya sa mundong ito. Alam natin ito. Mas mayaman tayong lahat kay Jesus. Sapagkat binibigyan tayo ng Panginoon ng lahat mula sa pagkain hanggang sa pananamit. Kaya't pinasasalamatan natin ang Panginoon sa mga tinatanggap natin. Sapagkat pinupuno niya tayo upang walang magkulang sa ating buhay pananampalataya. Ibinibigay niya sa atin ang mga bagay na ating kailangan. Isa pa, maraming material ang kailangan para magawa ang ilan sa malalaking gawain sa church. Kaya nagbibigay ang Diyos ng mas marami sa mga negosyante na namumuhay sa kabanalan. Gaya ng aliping binutasan ng tainga. Upang ito ay magamit ng Panginoon para sa kapakanan ng iglesia, para sa pangangaral ng ebanghelyo, para sa mga misyon. Binibigyan sila ng Diyos ng higit na kayamanan. At patuloy silang binibigyan ng Diyos ng higit at higit pa. Ganyan pinapalawak ng Diyos ang kanilang mga negosyo at iba pa. Sa unang Samuel chapter 2 verse 7, ang Panginoon ay nagpapatugha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Nasa kamay ng Panginoon ang lahat. Subalit, bakit hindi ito nangyayari sa akin? Ito'y dahil sa kasakiman. Oo, dahil sa kasakiman. Kahit na humingi tayo, hindi ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi dahil sa kasakiman. Kaya dapat nating itapon ang makamundong kasakiman. Sa halip, dapat ay maging sakim tayo sa katapatan. Sa katapatan tayo dapat na maging sakim. Maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Kung hahanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at mamumuhay tayo sa kasipagan, ibibigay sa atin ng Diyos ang ayon sa ating pangangailangan. Tiyak na tutuparin niya ang pangakong ito. Maging sa buhay na ito, tutuparin niya ang pangakong ito. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi lamang iyan, maging ang pag-asa na mailigtas mula sa makasalanang mundo na ito. Ang mundong ito ay puno ng karumihan. Hindi ang mundong ito ang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Sa lungsod na ito ng pagkawasak, sa mundong ito nawawasakin sa hinaharap, ang kasiyahan na saglit na tinatamasa ay hindi tunay na pag-asa. Ang tunay na pag-asa ay ang mamuhay kasama ng Panginoon sa langit, sa kaluwalhati ang ibibigay sa atin. At dahil sa umaasa tayo dito, mas umaasa tayo sa langit kaysa sa sanlibutan ito. Ang pagnanais natin ay wala sa sanlibutan ito, kundi nasa buhay magpakailanman kasama ng Panginoon sa langit. Di po ba? Ano ba ang sinasabi sa Ecclesiastes? Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Naunawaan natin na walang tunay na pag-asa sa mundong ito. Kaya nga inilagak natin ang ating pag-asa sa Diyos. At inisip natin kung paano tayo makakapunta sa langit. Hindi pwede roon sa langit ang kahit na isang kasalanan. Kaya tayo ay nagsisi at nanumbalik sa Diyos. At naunawaan natin sa ating puso ang pag-ibig at biyaya ng Diyos na tumubos sa ating mga kasalanan minsan magpakailanman. At wow, ngayon ay doon na ang ating tahanan. Naligtas tayo sa pag-asang ito. Naligtas tayo sa pag-asang ito. Kaya sa Roma chapter 8 verse 24 to 25, sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ba ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Matiyaga tayo naghihintay habang tinutupad ang kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Sa buhay na ito at sa susunod, umaasa tayo sa pangako ng Panginoon. Nabubuhay tayo sa pag-asa. Nasusulat, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito,
ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Totoo ito. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ang pinagmumula ng lakas sa buhay natin. Dahil sa mayroon tayong pananampalataya at pag-asa, at dahil sa mayroon tayong pag-ibig na ibinuhos ng Panginoon sa atin, nabubuhay tayo sa mundong ito na may lakas. At ang pag-asa ay may mga ibinibigay na pagpapala. Una, pinapatingin tayo ng pag-asa sa Diyos lamang. Hindi tayo nito pinapatingin sa mga walang kabuluhang bagay sa sanlibutan. Pinapatingin lang tayo nito sa Diyos. Sa Diyos lang tayo pinapatingin. Upang wag tayong matangay ng mga walang kabuluhang bagay. Dahil kailangan nating daigin ang sanlibutan, tapakan ng mundong ito, at tapakan ng Diablo. Kahit ang tunay na pag-asa natin ay nasa langit, tinutulungan tayo ng Panginoon na mamuhay ng makapangyarihan sa mundong ito. Nagawa ito ni David. Kaya kung titingnan natin sa Awit 39, sa mga Awit 39, mga Awit 39, mula verse 4 hanggang 7, Awit 39, verse 4 hanggang 7, ang awit 39 na ito ay sinulat noong lubos na magtagumpay si David. At bilang isang makapangyarihang hari sa Israel, sinakop niya ang mga bansa sa panibot at itinatag ang pinag-isang kaharian. Siya ay pinarangalan at ipinagbunyi ng mga tao sa mundong ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang sarili. Sa verse 4, mga awit 39 verse 4, Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Kahit na siya isang hari na may autoridad na pamahalaan ang sanlibutan at gawin ang anumang bagay na gusto niya, nalalaman ni David ang kanyang kahinaan. Kahit na siya'y hari, alam niya ang kanyang kahinaan. Ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. Verse 5, narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal at sa paningin mo'y tulad sa wala ang aking buhay. Tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Kahit na ako ngayon ay nakatayo bilang hari, tunay na walang kabuluhan. Sa verse 6, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino ang magtitipon. Basahin din natin sa verse 7. At ngayon, Panginoon, sa ano pa ako maghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Ang mga mayroong pag-asa ay tumitingin lamang sa Panginoon. Nakatingin lamang sila sa Panginoon. Sino ang tinitingnan ng nanay sa school entrance ceremony? Siyempre, sa kanyang anak lang siya nakatingin. Patuloy ang pagtingin niya sa kanyang anak. Si David ay pansamantalang nagkaroon ng mga bagay sa mundong ito, subalit ang mga mata at puso ni David ay nasa Panginoon lamang. Lubos na inialay ni David ang kanyang buhay sa Panginoon. Namuhay siyang makadiyos, at ang pag-asang ito ay nagbibigay sa atin ng kagalakan at kasiyahan. Kaya sa Roma chapter 12 verse 11, huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. At sa verse 12, magalak kayo sa pag-asa. Magalak kayo sa pag-asa. At maglingkod sa Panginoon ng may maalab na Espiritu. Kahit na pagod na ang ating katawan, masaya at mayroong kagalakan. Ang mga sisters na gumagawa ng gusto sa mainit na kusina sa summer retreat, ang kanilang mga mukha ay napakaliwanag. Ang katawan nila ay pagod na at nahihirapan. Ngunit sa gitna ng pag-asang iyon,
sila'y nasisiyahan sa paggawa. Kahit na mahirap ang ginagawa nila, masaya naman sila. Ikaw man ay nasa bahay, nagtatrabaho, nagpapatakbo ng negosyo, o nasa church, nagagalak ka sa pag-asa. Kaya sa Filipos chapter 4 verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Bakit? Dahil mayroon tayong pag-asa. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi. At sa Tesalonica 5:18, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Bakit? Sapagkat may kagalakan ng taong may pag-asa. Nawasak ang Israel, nawasak ang Jerusalem, walang itinira sa kanila, walang natira sapagkat tinangay lahat ng Babilonya. Sinabi ni Propeta Habakuk, bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga, ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kanlungan, hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Bakit? Dahil siya ay mayroong pag-asa. Ang mga kapighatian at kahirapan ay panandalian lamang. Hindi magtatagal, makakapiling ko ang Panginoon. Noong ang mga Kristiyano ay pinagmalupitan ng Roma, pinag-uusig, sinunog, ipinakain sa mga leon, bakit nila nagawang umawit ng mga himno? Malapit na akong maging pagkain ng leon, gayon may makakapiling ko na ang Panginoon. Nagagalak tayo sa Diyos ng kaligtasan, sapagkat mayroon tayong pag-asa na matutupad ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Bakit? Sapagkat yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Gaya ng lagi nating sinasabi, ang katotohanan ay una, dapat nakabatay sa facts. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay totoo. At pangkalahatan. Pangkalahatan. Dapat itong ilapat sa lahat. Dapat din itong ilapat sa akin. Oo. At ang pangatlo, hindi nagbabago. Nananatili magpakailanman. Ang mga salitang ito ay hindi nagbabago. Sa makatuwid, ang pag-asa ay hindi natitinag. At ang pag-asang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay pawang katotohanan. Kaya nga, ang mga tao na nasa pag-asang ito ay ginagabayan ng Diyos sa isang banal at malinis na pamumuhay. Nagagabayan sila ng Diyos sa isang banal na pamumuhay. Tingnan natin sa unang Juan chapter 3 verse 2 at 3. Unang Juan chapter 3 verse 2 at 3. Unang Juan chapter 3 verse 2 at 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Basahin natin sa verse 3. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Mayroon tayong kabanalan sapagkat ang Panginoon ang nagahari sa akin. At siya ang Panginoon na gumagabay sa akin. At ako ang alipin na binutasan ng tainga. Kaya nga, namumuhay tayo sa kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Namumuhay tayo ng malinis sapagkat pinapatnubayan tayo ng Panginoon sa isang malinis at banal na landas. Sinasabi ng ilang taong naninira sa atin. O, sabi nila, pwede na raw gumawa ng kasalanan kasi tinubos na raw lahat ng kasalanan magpakailanman. Sino nagsabi? Kaya kahit na may ganyan talaga sa internet, kapag nababasa ng ating mga kapatid, sinasabi nila, hindi kami nagsasabi ng ganyan. At sa pamamagitan nito ay mas tumitibay ang ating pananampalataya. Ah, pinupunan nila tayo ng puro kasinungalingan, di ba?
At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Ang Panginoon ay tinatawag natin bilang banal na spirito. Banal na spirito. Ibig sabihin ay malinis. Ibang-iba sa maruming mundo na ito. Ang banal na spirito ay nasa akin. Inaakay niya ako sa isang malinis na landas. Banal na landas ang tinatahak natin. Inaakay niya tayo sa isang banal at malinis na landas. Kaya naman, ang taong may pag-asa ay hindi magtataya ng kanyang buhay sa wala. Hindi niya ilalagay ang kanyang pag-asa sa mundong ito. Tingnan natin sa 1 Timoteo chapter 6. 1 Timoteo chapter 6 verse 17. 1 Timoteo chapter 6 verse 17. Ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magpataas. Basahin natin ang sabay-sabay. Ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-asa sa mga kayamanang hindi tiyak. Huwag ninyong itaya ang inyong buhay sa kayamanan. Kanino ba natin dapat na itaya ang ating buhay? Dapat nating itaya ang buhay natin sa Diyos. Ibig sabihin, ilagak ang pag-asa sa Diyos. Tingnan natin sa verse 6 at 10. Verse 6 at 10. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Bakit ito hinahayaang mangyari sa akin ng Diyos? Huwag magreklamo. Huwag sisihin ng Diyos sa ganoong sitwasyon. Sa katunayan, kahit sa mga kuweba ng catacombs, ang mga brothers and sisters ay namuhay ng masaya, di ba? Tumira sila sa madilim na kuweba dahil sa mga pag-uusig. Subalit, nabuhay sila ng masaya. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiha na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nauhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa paggawasak at kapahamakan. Basahin natin ang verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Hindi natin dapat na ipagpalit ang pananampalataya sa pera. Alam nyo, kahit na anong mangyari, hindi nyo dapat na itaya ang inyong buhay sa pag-asa ng pera. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa huli, hinahabol nila ito at iniiwan ang pananampalataya. Kaya nga sabi rito, huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na buhay. Kung mabubuhay tayo ayon sa patnubay ng Diyos sa kabanalan, ibibigay niya sa atin ang pera kapag kailangan natin. At minsan ay binabawi niya ang lahat ng perang ito. Ito'y nakadepende sa Diyos. Ginagawa ito ng Diyos upang makapabuhay tayo sa ating buhay Kristiyano. Ang lahat ng responsibilidad na ito'y nasa Diyos. Habang pinapatnubayan tayo ng Diyos, alam natin na minsan ay pinapalo niya tayo kapag tayo ay gumagawa ng mali. At pinarurusahan niya tayo dahil sa mahal niya tayo. At inaakay niya tayo, pinapatnubayan sa daan ng katuwiran.
Ano man ang ginagawa ng Diyos, kailangan nating maging masunurin, yamang nalalaman natin na pinapatnubayan niya tayo sa tama at mas mabuting daan. Diba? Kaya nga, sa mga awit, 146 verse 3, huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa mga anak ng tao na walang kaligtasan. Huwag magtiwala sa mga tao. Ito ang ibig sabihin nito, huwag magtiwala sa mga tao. Kapag tinutulungan tayo ng Diyos, tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng tao. Ngunit kung iiwan natin ang Diyos at magtitiwala na tayo sa tao, hindi tayo tutulungan ng Diyos. Narinig ko dati sa isang cell group fellowship na ang maling buhay ng pananampalataya ng Kristiyano ay ang maling buhay pananampalataya ng Kristiyano ay ang gawing pangatlo ang Diyos. Gawing pangatlo ang Diyos. Noong una, inisip ko kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag may nangyari, sinusubukan muna niya na lutasin ito sa kanyang sarili. Kaya siya mismo ang una. Pagkatapos, ano ang pangalawa? Ang pangalawa ay kapag sinusubukan niyang humingi ng tulong sa mga kakilala niya. At kapag hindi pa rin kayang lutasin ang problema, saka pa lang niya hahanapin ang tulong ng Diyos at mananalangin. Kaya ang Diyos ay pangatlo. Ako man ay maraming pinagsisihan. Kaya anumang problema ang dumating, anumang importanteng desisyon ang kailangan gawin, Diyos una. Kaya nga, kapag mayroon tayong problema o mayroon kayong gagawing plano o desisyon, mas mabuti sa iyo na sumangguni muna sa elders, deacons o pastor na malago na sa pananampalataya. Ang tulong sa atin, yung tulong sa atin ay saan man gagaling? Ang tulong ng Diyos ay ibibigay sa iyo sa pamamagitan ng mga ministro o manggagawa na pinagkatiwalaan ng Diyos. Ang paglutas ng problema sa iyong sarili ay mukhang tama sa paningin ng mundo. Subalit sa pamamagitan ng salita ay sasabihin ng Diyos sa iyo, "Brother, hindi yata tama yan. Paano kaya kung ganito ang gawin mo? Maaring mabigyan ka ng payo na tulad nito." Subalit wala siyang magagawa na kahit na ano sa iyo kung natapos mo na ang lahat sa iyong sarili at sasabihin mong ayos na. Kaya ang Diyos ay pangatlo. Una sa lahat, Diyos ang dapat na una sa atin. Sa katunayan, hindi ko kayang tulungan ang aking sarili. Hindi ka rin talaga matutulungan ng mga tao sa tabi mo at ng mga tao sa mundo. Mabuti na Diyos ang ilagay sa unahan ng ating buhay. At pagkatapos ay tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Sa pamamagitan ng mga brothers and sisters, sa pamamagitan ng iglesia at iba pang mga bagay. At ang Diyos ay gagawa sa atin. Ngayon, tingnan natin sa mga awit 146. Mga awit 146. Mga awit 146, verse 3 to 5. Mga awit 146, verse 3 to 5. Basahin natin. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang spirito ay humiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Tama. Jeremiah 17, tingnan natin ang isa pa. Sa Isaiah, kasunod ay Jeremiah. Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8. Jeremiah chapter 17, verse 5 to 8. Verse 5 to 8. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ng laman, at ang puso ay lumalayo sa Panginoon, sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating.
Siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay sa Panginoon, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Sino mang naglalagak ng kanilang pag-asa sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos habang nabubuhay sa mundong ito ay tiyak din na pagpapalain sa kanilang buhay. Subalit, kung ang Diyos ay pangatlo, o mas problema pa kung ang Diyos ay hindi kasama sa bilang. Kaya hindi natin dapat na ilagak ang ating pag-asa sa kayamanan at kaluwalhatian ng mundong ito. Ang kayamanan at kaluwalhatian sa mundo ay hindi naman masama. Ngunit ang mga ito ay mawawala rin pagkaraan ng ilang sandali. Hindi ba hinahayaan ng Diyos ang mga Kristiyano na magkaroon ng kayamanan at karangalan sa mundong ito? Hinahayaan din niya ang mga Kristiyano na magkaroon ng kayamanan at kaluwalhatian. Ginagawa nga niya tayong mas mabuti kaysa ibang tao sa pagninegosyo, sa trabaho at sa pag-aaral natin. Ginawa niya si Daniel na 10 ulit na mas mabuti kaysa mga salamangkero. Hindi naman sa binabaliwala natin ito. Ngunit kung ilalagak ninyo ang inyong buhay sa mga ito, walang lugar ang Diyos sa mga ganitong tao. Kung hindi ninyo ilalagak ang inyong buhay at pag-asa sa Diyos, mali ito, di ba? Ang hindi paglagak ng buhay at pag-asa sa Diyos ay hindi paggawa ng mabuti. Kung ganito ay hindi mabuti ang ginagawa ninyo. Nagkaroon ng tagtuyot sa lupain ng Israel. Kaya sila Elimelech at Naomi, kasama ang kanilang mga anak na sina Mahlon at Kilion, ay pumunta sa lupain ng Moab. Wala silang napala sa pagpunta roon. Gaya sa verse 6, sila'y naging gaya ng kugon sa ilang, nanirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Kinalaunan, bumalik din sila sa lupain ng Israel. Sa Bethlehem sila nakatira. Kaya nga bumalik sila sa Bethlehem. Itong Bethlehem, noon at ngayon, ay isang mahirap na bansa, isang mahirap na bayan. Noong pumunta ako sa Israel, bumisita ako sa Bethlehem. Hanggang ngayon, ito ay mahirap na bayan. Subalit, gaano man kahirap ang lugar, kung mayroong tulong ng Diyos, kahit na nasaan ay hindi mahalaga, di ba? Minsan ay ipinapahintulot ng Diyos na mamuhay tayo sa gitna ng kahirapan at pagdurusa dito sa sanlibutan. Bakit kaya? Kasi nais ng Diyos na bigyan tayo ng mas malaking kaluwalhatian pagtayo natin sa kanyang harapan. Ayon sa dami ng ating pagdurusa. Iniisip mo, bakit naman ang dami-daming pagdurusa sa aking pamilya? Subalit ang taong namumuhay sa kabanalan sa gitna ng ganitong kahirapan ay tatanggap ng mas malaking kaaliwan, papuri at kaluwalhatian sa pagtayo niya sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, kahit na may ganitong kahirapan, ang mga brothers and sisters na may pananampalataya ay kayang magtagumpay sa mga ito. Ipinahintulot ito ng Diyos sa kanila. Si Lazaro ay namuhay bilang pulubi.
Kumakain siya ng mumo na nahuhulog mula sa hapag ng mayamang lalaki. Sa tingin ko, lahat ngayon na nagtatrabaho ay kagaya ni Lazaro na nabubuhay sa mumo na nahuhulog sa hapag ng mayamang tao. Nabubuhay tayo sa sahod na ibinibigay ng kumpanya. Kagaya ni Lazaro na nabubuhay sa mumo ng mayamang tao. Tinanggap nitong mayamang lalaki ang lahat ng kaluwalhatian sa mundo. Tinanggap niya ang lahat ng kaluwalhatian sa mundo, subalit kinalaunan ay nahulog siya sa impyerno. Pagkatapos mamatay, nakita niya si Abraham at Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw, "Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palabigin ang aking dila, sapagkat nangihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabubuting bagay, at si Lazaro naman ay ang masasamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa." Ganito ang naging sagot sa kanya. Hindi siya binigyan ng kahit na isang patak ng tubig. Hindi siya binigyan kahit na isang patak ng tubig. Tayo ay nasa mga kahirapan at pagdurusa sa mundong ito. Oo, tiyak na bibigyan tayo ng Diyos ng mas malaking kaaliwan. Sinasabi na ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan sa mundo ay para lamang damo. Tingnan natin sa Isaiah 40. Ang aklat bago mag-Jeremias, Isaiah 40, versikulo 6 hanggang 7. Isaiah 40, versikulo 6 hanggang 7. Sinasabi ng isang tinig, ikaw ay dumaing. At sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay umiihip doon, tunay na ang mga tao ay damo. Pasahin natin sa verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Sinabi ni Jesus, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Pansinin ninyo ang liriyo, kung paano silang tumutubo. Hindi sila nagpapagal o humahabi man. Subalit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagbihis na gaya ng isa sa mga ito. Magugulat tayo sa sandaling matanggap natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't sinasabi niya na hindi tayo dapat mabuhay para sa mga bagay na walang kabuluhan. Magugulat tayo sa sandaling matanggap natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Pag-isipan natin si Solomon. Hindi natin maiisip kung gaano karami ang kayamanan na mayroon siya. Kaya niyang gawin ang gusto niya. Subalit sinabi niya sa aklat ng Ecclesiastes, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Aking nakita ang lahat na ginawa sa ilalim ng araw at tingnan mo, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Kaya mo bang hawakan ng hangin? Ibig sabihin ay walang tunay na pag-asa. Tingnan natin sa Ecclesiastes chapter 2, bago ang aklat ni Isaiah. Ecclesiastes chapter 2, verse 10 to 11. Ecclesiastes chapter 2, verse 10 to 11. Mas mabilis kung hahanapin gamit ang dalawang kamay.
At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan. Sino pa ba ang makakagawa nito? At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan. Walang taong gaya niya. Sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. Sinabi niya na siya'y nagalak sapagkat nagawa niya ang lahat ng gusto niya. At tingnan natin sa susunod na talata. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Sinabi niya na nararapat lang ito dahil sa kanyang pagsusumikap. Subalit, basahin natin sa verse 11. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat na ginawa ng aking mga kamay at ang pagpapagal na aking ginugol sa paggawa nito. At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin at walang mapapakinabangan sa ilalim ng araw. Huwag tayo magsumikap ng labis para sa kayamanan at karangalan sa sanlibutan. Huwag ilagak ang pag-asa sa mga iyon. Hindi ito nangangahulugan na hindi na ito ibibigay sa atin ng Diyos. Ang unang bagay na dapat nating hanapin ay ang mga gawa ni Hesukristo. Sa Filipos chapter 2 verse 21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. May mga gawa na para sa sariling kapakanan at gawa para kay Hesukristo. Gumagawa para sa sariling kapakanan na hindi hinahanap ang mga bagay ni Hesukristo. Sinabi ni Jesus, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Sa Juan chapter 9 verse 4, sinabi ni Jesus, kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Hindi na pwedeng gumawa kapag gabi na. Kailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Darating ang oras na hindi na tayo pwedeng gumawa para kay Hesukristo, kahit na gustuhin pa natin. Sa tingin nyo, ano ba ang prioridad natin? Sa tingin ba ninyo ay hindi natin kayang mabuhay ng maayos dahil sa hindi natin prioridad ang makamundong bagay? Siyempre hindi. Kaya nga tayong mga ligtas na Kristiyano ay mas abala kaysa mga tao sa mundong ito. Mas nagsusumikap tayo kaysa kanila. Sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, anumang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan, sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman ni karunungan man sa Sheol na iyong patutunguhan. Dapat tayong gumawa ngayon habang may hininga pa tayo. Ngayon tayo dapat na gumawa habang buhay pa tayo. Ano mang masumpong ang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kalakasan. Maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Gayon ang dapat ninyong gawin at higit pa. Maaari kang ilan sa inyo ay nagsasabi, yang mga pastor, palagi na lang sinasabi sa amin na kumilos kayo, dapat ay mayroon kayong gawin. Pero Biblia po ang nagsasabi nito. Kung ganoon, paano ba tayo dapat gumawa? Buong pagpapagal. Sinasabi ng Biblia na dapat tayong magsumikap ng gusto. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya nga inuutosan tayo ng Panginoon na gumawa. Ang pag-asa ng Kristiyanong ligtas, ito'y buhay na pag-asa. Hindi patay na pag-asa, ito'y buhay na pag-asa. Tingnan natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 3 at 4. Unang Pedro chapter 1 verse 3 at 4.
Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Basahin natin sa verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Mayroon tayong buhay na pag-asa. Kasama na rito ang pag-asa sa langit. Pag-asa sa langit. Mayroon tayong buhay na pag-asa na makapasok sa langit. Ang katapusan ng Christian life natin ay langit. Sa langit ang huling hantungan natin. Ang lahat ng naligtas ay magtitipon sa langit. Pupunta tayo sa langit, hindi ba? Ang ating pag-asa ay sa langit. Kung sa tingin mo ang pag-asa mo ay wala sa langit, dapat mong suriin kung ikaw ay totoong naligtas. Kung ang pag-asa mo ay nasa mundong ito, at isinusugal mo ang iyong buhay para sa mundo bilang isang Kristiyano, dapat mo talagang siyasatin kung ikaw ay totoong naligtas. At kung nasaan ba talaga ang problema? Mayroon tayong pag-asa sa langit. Ang langit ay ang lupain ng kagalakan. Lupain ng kagalakan. Sa awit 43, sa Diyos na aking labis na kagalakan. Sinabi rito sa awit 43, ang mundo ng labis na kagalakan. May mundo ng Ethiopia na pinapangarap ng mga pilosopo. Ang langit ay higit na mas mabuting lugar kaysa doon. Higit sa mundo na kayang pangarapin ng tao. Hoy, mayroon bang langit? Nakapunta ka na ba doon? Hindi pa tayo nakapunta doon, subalit may mga nakapunta na doon. Si Apostol Juan ay nakapunta ng langit. At isinabuod niya at isinulat ng maayos ang kaharian ng langit sa Apokalipsis 21 at 22. Nakita ko. Nakita ni Apostol Juan. Sinabi rin ni Apostol Pablo, nakapunta na ako sa ikatlong langit. Dinala pa itaas patungo sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi ipinahintulot sa tao na ulitin. Sabi niya, gusto kong isulat ito bilang ang langit ay ganitong lugar. Subalit pinigilan ako. Bakit? Sapagkat ang langit na iyon ay hindi mailalarawan. Isang lugar na hindi mailalarawan ng ating isip at salita sa pamamagitan ng pagsulat. Kaya hindi ko inilarawan, baka magkamali. Hindi nagsulat si Pablo ng tiyak na salita tungkol sa langit na sinasabi, ngunit nagpigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Itong si Pablo ay isang taong may mahusay na pinag-aralan. Kaya nga sinabi ng haring umusig kay Pablo, ang labis mong karunungan ang siya nagpabaliw sa iyo. Siya isang biyasa, isang taong may maraming pinag-aralan. Si Apostol Pablo ay binigyan ng karunungan at nalalaman niya ang mga dakilang bagay. Subalit maging si Apostol Pablo ay hindi maipaliwanag ang langit sa mga salita. Kaya nga, sinabi lang ni Apostol Juan ng simple na ang langit ay isang lugar kung saan walang pagluha. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati o pagtagis man o ng kirot man. Ipinahayag niya ang langit sa gayong paraan. Doon tayo mabubuhay magpakailanman sa langit. Kaya sa 1 Corinto chapter 2 verse 9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Mayroon tayo nitong makalangit na pag-asa. At mayroon tayong pag-asa na makita ng personal ang makapangyarihang Diyos na tagapaglikha. Siyang lumikha ng lahat ng bagay. Mayroon tayong pag-asa
na siya'y makita at makasama. Mayroon tayong pag-asa na makita siya. Si Jesus ay unang dumating sa isang hamak na anyo, kaya hindi siya nakilala ng mga tao. Subalit, malapit na nating makita si Jesus, makakatagpo natin ang Diyos na pinaliligiran ng libu-libong anghel na mayroong dakilang kaluwalhatian. Mayroong pag-asa ng pagkikita. Makikita natin siya sa dakilang kaluwalhatian. Gusto ko na rin makita siya kaagad. At mayroon ding pag-asa na makita ang mga brothers and sisters na at mga naligtas na miyembro ng pamilya na pumanaw na habang nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga pumanaw na naligtas, mayroon tayong pag-asa na makita sila. Hindi lamang yon. Mayroon din tayong pag-asa na makita ang lahat ng naligtas sa luma at bagong tipan na naunang nagtungo sa Diyos. Kapag nakita natin si Esteban, pwede tayong magtanong, gaano ba kasakit nung ikaw ay pinagbabato? Kaya kailangan nating magbasa ng Biblia para kapag ang propetang si Habakuk ay lumapit at nakipagkamay, kilala natin siya at hindi natin sabihin sino ka. At pwede nating tanungin si Jonas, talaga bang hindi mo ginustong pumunta sa Nineveh? Ngayon naiisip natin, subalit gaano kaya kabuti kapag nakita na natin sila? Makikita natin silang mga sinunog sa sibat. Silang mga pinatay sa maraming pag-uusig at pagdurusa. Gayon may namuhay sa pananampalataya sa gitna ng ganoong mga kahirapan. Hindi lamang iyon, tayo ay sumusuporta sa kaligtasan ng maraming kaluluwa sa bawat panig ng mundo. Sumusuporta tayo sa pamamagitan ng World Mission Offerings. Maaring ngayon ay hindi nila alam na sila'y naligtas sa pamamagitan ng perang isinakripisyo natin sa Panginoon. Subalit sa oras na iyon ay malalaman nilang lahat. Kahit na ngayon, kapag ako ay pumupunta sa mga misyon, naririnig ko minsan na pinag-uusapan nila ito. Sinasabi nila, kung itong LifeWord Mission ay hindi dumating at nangaral ng Ebanghelyo, paano tayo makakapunta sa langit? Paano tayo magkakaroon ng pag-asa sa langit? Paano tayo maipapanganak na muli? Paano tayo maliligtas? Kaya maraming salamat. Labi silang nagpapasalamat na tayo ay pumunta at dinala ang Ebanghelyo sa kanila. Naantig ang aking puso kapag sila ay nagpapahayag ng tungkol dito na may luha pa sa kanilang mga mata. Sa ngayon, hindi natin nakakausap at nakikita ang isa't isa. Subalit makikita natin silang lahat. Oo, tama yun. Gusto nating makita ang lahat. Ngunit sino ba ang pinakagusto mong makita? Siya ang Panginoon, ang Panginoon. Tingnan natin sa mga awit 17. Mga awit 17. Mga awit 17 verse 14 at 15. Babasahin ko po. Mula sa mga tao sa pamamagitan ng iyong kamay, o Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutan ito, at ang tiyan nila'y pinupuno mo ng iyong kayamanan, sila'y nasisiyahan na kasama ng mga anak, at iniiwan nila ang kanilang kayamanan sa kanilang mga sanggol. Basahin natin sa verse 15 ng sabay-sabay, tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Sa pag-alis ko sa mundong ito, masisiyahan akong makita ang Panginoon. Ito ang sinabi ni David. Pag-asa ng pagkikita. Kaya sa unang Tesalonika chapter 4,
Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Ang mga taong walang pag-asa ay lungkot na lungkot kapag mayroong namamatay. Subalit kapag ang mga ligtas na brothers and sisters ay naunang namatay, hindi tayo nagdadalamhati ng labis-labis, di ba? Sapagkat kung tayo sumasampalatayan sa Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Ang mga kasama nating nabuhay sa pananampalataya na wala na sa mundong ito ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Mayroon tayong pag-asa na muli natin silang makikita. Hindi lamang iyon, mayroon din tayong pag-asa na ang mahinang katawang ito ay magiging isang espiritual na katawan. Itong katawang ito na labas-pasok sa ospital, na nagkakasakit araw-araw. Alam mo ba na walang ospital sa langit? Mayroong pag-asa na babaguhin ang ating katawan tulad ng kay Jesus. May pag-asa tayo na ang ating mahinang katawan ay babaguhin sa isang espiritual na katawan. Babaguhin ang ating hamak na katawan. Hindi na magkakaroon pa ng pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamataas sa buhay sa pinabanal na katawan. Kaya ang mga Kristiyano ay magiging gaya ng Diyos na ganap na malayo sa kasalanan. Sa katunayan, si Satanas ay nakatira sa puso ng mga taong hindi ligtas. Subalit kapag ang isang tao ay naligtas, si Satanas ay pinapalayas. Papunta saan? Sa laman, sa katawang ito. Ang Diyos ay dumating sa ating puso at spirito, subalit si Satanas ay nasa ating laman. Kaya nga patuloy niya tayong tinutukso sa pamamagitan ng pagnanasa ng laman. Kaya sa Galatia chapter 5 verse 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu. Wasakin ng pagnanasa ng laman at magtagumpay sa pamamagitan ng kalooban ni Kristo na nasa atin. Buksan natin sa unang Korinto chapter 15 verse 44. Unang Korinto, chapter 15, verse 44. Verse 44. Chapter 15, 44. Ito ay tinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Totoo ang salitang ito, ito'y para rin sa akin. Ito ay tinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Mayroong itlog at mayroong ibon. Mayroong binhi at mayroong bulaklak. Tama ba? Mayroong uod at mayroon ding paru-paro. Kagaya nito, kung may katawang makalupa ay mayroon ding espiritual. Isusuot natin ang espiritual na katawan. Sa verse 49, basahin natin ng sabay-sabay. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Ibig sabihin, babaguhin tayo gaya ng Panginoon. Ganap tayong babaguhin tungo sa isang katawan na walang pagkasira. Kung walang pagkabuhay na muli, kung walang pagbabago tungo sa spiritual na katawan, ang pananampalataya ay walang kabuluhan. Mula sa verse 13,
Basahin natin verse 13. Mali po, verse 12. At kung si Kristo ay ipinangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Ibig sabihin ay mayroong pagkabuhay na muli. Mula verse 13 hanggang 18, babasahin ko po. Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos na ang kanyang muling binuhay si Kristo. Kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay, sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Basahin natin ang sabay-sabay sa verse 19. Kung para sa buhay na ito, lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Hindi lamang pag-asa sa muling pagkabuhay, mayroon din tayong pag-asa na mayroong matatanggap na gantimpala mula sa Panginoon. Oo, bawat Kristiyano ay naghihintay sa gantimpala at papuri ng Panginoon. Lalong-lalo na silang mga labis na nagsumikap. Ang isang taong nag-aaral na mabuti ay umaasang may matatanggap na parangal. Silang puro laro lang ay walang maaasahang parangal. Gaya nito, kailangan nating tumingin sa gantimpala. Isang bagay ang inaasahan natin, na kapag tumayo na tayo sa harapan ng Panginoon, sasabihin niya sa atin, magaling, mabuti at tapat na alipin. Ang papuri na magmumula sa Diyos. Sa pamamagitan ng salitang ito, ang lahat ng luha, pagdurusa, pag-uusig at mga kahirapan ay biglang matutunaw na parang yelo. Di ba? Mayroon tayong pag-asa sa kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon. Si Apostol Pablo ay hindi nagkaroon ng panahon upang mag-asawa, sapagkat siya'y nabuhay para sa mithiin. Para lamang dito. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang ginawa niyang mithiin sa kanyang buhay. Tumakbo siya para dito. Para sa pag-asa sa gantimpala. Dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala. Ang buhay Kristiyano ay buhay pananampalataya. Manampalataya na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala. Sinabi ng Panginoon, magbibigay ako ng gantimpala. Pero sinasabi ng iba, sapat na sa akin ang makapunta sa langit. Hindi ko na kailangan ng gantimpala. Ang ganitong uri ng tao ay walang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Sa huling bahagi ng Biblia, Apokalipsis chapter 22 verse 12, sinabi ni Jesus, ako'y malapit nang dumating at dala niya ang gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa ginawa. Marami o kaunti, nagsipag o hindi, ayon sa kanilang ginawa, magkakaiba ang gantimpala. Kaya, anong masama sa pagsasabing magsumikap kayo sa paggawa? Si Apostol Pablo ay nagpakaabala upang makamit ang gantimpala sa pagtawag ng Diyos, di ba? Ito ay pag-asa. Kaya tinatawag natin ang pag-asang ito bilang angkla. Isang angkla. Ang isang barko ay mayroong angkla. Kapag ang barko ay nakadaong na, inihuhulog ang angkla upang mapanatili ang barko at hindi matangay papalayo, di ba? Ang pag-asa ay ang angkla ng kaluluwa. Ano ang angkla na humahawak sa atin upang wag mapalayo ang ating pananampalataya? Upang wag matinag? Ito ang pag-asa. Buksan natin sa Hebreo chapter 6 verse 19.
Hebreo chapter 6 verse 19. Hebreo chapter 6 verse 19. Basahin natin ng sabay-sabay. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Tama, ang angkla ng kaluluwa na humahawak sa atin mula sa pagkatinag ng mga alon. Ito ang pag-asa. Sa Hebreo chapter 10 verse 23. Mula verse 23 hanggang 25. Hebreo chapter 10 verse 23. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Basahin natin sa verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan. Oo, ang pag-asa ito ang angkla ng Espiritu. Kailan may hindi tayo matitinag o mag-aalinlangan. Tayong mga Kristiyano ay may pag-asa na hindi ipagpapalit, hindi natin pwedeng ipagpalit sa anumang bagay sa mundo. Ang sinumang may ganitong pag-asa ay namumuhay sa kabanalan. Ito ang pumumuhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Tulad ng mga alipin na binutasan ang tainga. Sumunod tayo ng tahimik sa salita ng Panginoon. Gamitin ang ating oras para sa kalooban ng Panginoon at gugulin ang ating kayamanan, ang kayamanang mayroon tayo para sa kalooban ng Panginoon. Pagkatapos maligtas, ang buhay natin ay kailangang mapuno ng kalooban ng Panginoon. Ganito ang buhay ng taong may pag-asa. Isinusuko niya ang buong sarili sa kalooban ng Panginoon. Mabubuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ganito ang banal na pamumuhay ng isang taong mayroong pag-asa. Isinusuko ang buong sarili sa kalooban ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Maraming salamat po. Ama naming nasa langit na nabubuhay magpahanggang ngayon, salamat po. Gabayan niyo po kami na panghawakan ng pag-asang ito na mabuhay sa banal na pamumuhay sa natitira naming oras ayon sa iyong kalooban. Pakiusap, gabayan niyo po kami sa aming paparating na winter retreat. Pakiusap, pangalagaan niyo po ang kalusugan ng mga pastor na nasa kanilang gawain at misyon upang kanilang matupad ang kalooban ng Diyos. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.